And the Lord spake unto Moses, say unto Aaron, take thy rod, and stretch out thy hand upon the waters of Egypt, upon their streams, upon their rivers, upon their ponds, and upon all their pools of water, that they may become blood, and that there may be blood throughout all the land of Egypt, both in vessels of wood and in vessels of stone. And Moses and Aaron did so as the Lord commanded, and lifted up the rod, and smote the waters that were in the river in the sight of Pharaoh, in the sight of his servants, and all the waters that were in the river were turned to blood. And the fish that was in the river died, and the river stopped, and the Egyptians could not drink of the water of the river, and there was blood throughout all the land of Egypt. May sabay po. And the magicians of Egypt did so with their enchantments, and Pharaoh's heart was hardened, neither did he hearken unto them, as the Lord said. So, basahin ko lang po yung Jeremiah. Basahin natin. Jeremiah 27. Jeremiah 27. Isang verse lang po, so verse 9. Ready, go. Therefore, hearken not to your prophets, nor your diviners, nor your dreamers, nor to your enchanters, nor to your sorcerers, which spake unto you, saying, ye shall not serve the king of Babylon. Pray, Lord, na salamat sa inyong mga salita. Pray na kayo pong manguna sa aming ngayon. Panginoon, sa aming pag-aaral, napag-importating topic. Focus po ng sanlibutan at even maraming mga Kristiyano, Lord, which is many ways okay naman, but in many ways, Panginoon, kailangan mag-ingat. So I pray kayo pong lulati sa aming pag-aaralan ngayon at magturo, Panginoon, exactly kung ano dapat namin maging position, action, Panginoon, at stand, Panginoon, sa topic nito, Lord, ng Christmas, Panginoon. So I pray na kayo pong malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Good afternoon po sa lahat. Good morning. Disorient na ako. Nakita ko lang yung mga bata. Hala ko, hapon na. Good morning po. Title po nito is Enchantments of Christmas. Sabi sa inyo, about Christmas to eh. Sino mamas ko dito? Ano sabi ko? Lahat kayo, nakaponi ah. So, Enchantments of Christmas, subtitle, Break Loose from Bewitchments. Okay, Break Loose from Bewitchments. So, again, ang pinasa po natin ay, ito po, ito po sa Christmas. So, positive ba ang Christmas? Ayan, yun ang pag-aaralan natin. Okay, kasi may mga positive, may negative. At sabihin ko lagi sa inyo, marami tayong, ito pangatlo ko na po ito, no? Nag-umpisa tayo 2018 dito. Hindi ko muna tinapik yan ng December 2018. Pero I've been thinking about this nga kasi nga ano po ito controversial unfortunately sa mga iba sa mga Kristiyano. Okay? So kaya nung 2019, gusto niyo pong tingnan ha, sa internet, andiyan lang naman yun sa ating YouTube. Yung in-address po natin itong topic na to, ang title po ng Christmas, Good, Bad, and Ugly. Okay? Tinignan natin yung mabuti, yung masama, at yung sobrang sama. So, tingnan niya po doon. And then, yung last year, nandito na sina Paminon, si Chelsea, sabi dyan, He that is born King of the Jews. About Christmas din yun, but nag-focus naman tayo kay Jesus, which is dapat naman. Pero medyo na-touch din po natin yung idea kung saan yung mga ibang Kristiyano at mga kunwari Kristiyano ay naikipasko-pasko, naging negative tuloy. Okay, so medyo madami na yun eh. So pero ngayong araw, ano na to, talagang gera na. Okay? Kasi nga po ay kahit sa mga kaibigan natin na mabait naman, mabuting tao naman, lingkod ng Diyos, talagang inaral ko rin po kasi sobra na eh. Okay? So anong gagawin natin dito? Okay? At yung iba, nagpaparatang pa na pag hindi ka raw nagme-Merry Christmas, galit ka sa Christmas. Matindi. Matindi po ang labanan. So, ganun ang paratang sa'yo. So,
Parang ano. Anyway, so this time ay nakalimutan ko na ang introduction sana ako pala ay meron tayong video presentation muna, okay? Para lang makuha natin to. So lamang yung andito ngayon, mamayang hapon, magpapatuloy natin to. Pero ibang elements of course, hindi mo makukuha. Subo tayo. Technical difficulties. Okay, so baka introduction lang tayo ngayon eh. Yung ayan, paki ano po, ikalat yung mga ano natin. Mga mababait na ano. Ayan. Walang mamamas ko ha. Maddie. Oh, wala si Madeng. Salamat, andito kayo, no? Maganda base yan. Ano, pamaskuhan nyo ba yan? Nanunod muna tayo ng ating presentation about... tingnan nyo na lang. Ano ba yan? Hirap dito eh, no? Yun, salamat. Manood muna tayo. Bilis lang po to. Galing, di ba? Yeah, ine-expose yung mga magic. Ang galing, di ba? Yung pala, may kadoble pala. Nilolo ako tayo. Sige, next is yan. Ang galing yan, di ba? O, paano mapasya yon? Oop, galing! Yung pala, ganun lang, oh. Hindi niya tinanggal. Tunwari lang niya tinanggal. Tama na yan. Kamusta tayo dyan eh. Okay, so... yun muna. So this time... nakita nyo po, sinong gusto ng magic dito? Nakakaaliw, di ba? Yan ang tanong. Kumikita ba yung mga yan? Sa perya, yan. Actually... nag-aaralan nga yung, ano, yung sa tornilyo na tinatawag, sa tornalia. Yan po kasi yung kinakabit nila sa Christmas na pagan origin. So, tinitignan ko, sabi nila, hindi naman. Yan kasi sa ginagawa nila yan. Nagsasaya sila at kahit ano, parang peryahan, alam yung peryahan, parang mag-attack na maraming visitor, kikita sila kung ano-ano ginagawa nila, katulad ng magic. Okay? Circus, kakain ng boy na manok. Sino gusto mo makita noon? Wow, galing, di ba? Nakakadiri yun. Yung mga may sa demonyo pa iba doon. Okay, so nakita nyo, di ba? Maganda ba yung magic? Sino gusto matuto mag-magic? Naalala ko yung isang kilala ko. Sinabi ko na sa kanya eh, puro kalokohan naman yun eh. Sabi ba naman, at least yung ano dyan, magaling dun yung presentation, di ba? Yung mapapahanga mo yung tao. Woo! Lalo mga bata. Sino natuto ha? Pag gano'n, naluloko may ibang tao? Sino? Mami na kayo! Ha, mga bata, itong mga panganay, di ba? Niloloko mo yung mga bunso, di ba? Naniwala siya! Ilalo yung pagmalawakan yan. Okay, gagawin nila. Tuwan-tuwa yan eh. May mga pastor na gumagawa niyan eh. Nakapare, hindi ko makalimutan. So... kaya, gusto ko nga yung pasto na yung isang ano. Pero hindi ko alam ba nag-magic siya kung ano. Parang ma-attack daw yung tao. Pero, anong problema sa magic? Kita nyo na, di ba? Panluloko, presentation, tapos pinapractice mo pa. Hanggang ma-perfect mo panluloko mo. Something's wrong, man. So, inuuto ko lang naman eh. Okay, siguro pag i-expose mo sa bandang huli, ganun lang pala yun. Pero madalas hindi ganun. Hindi nga nila pinapaalam yan. Para sila lang nakakalam at pag inulit nila, hanghanga na naman yung tao. Uy, nagkapangyarihan siguro to, di ba? Yung cards, di ba? Biglang isang card lang yun eh. Tapos naging totoo, di ba? Yung pala, may kadoble. Dami pa niyan sa YouTube, di ba? Sa ano, ginagano. Madalas yan, kakuntsaba yung mga, andon. Ganun ko ba reaction mo pag ano? Tunay ka.
Totoo. Kakuntsaba yun. Para yung video nila, maano. Panood, di ba? Kasi mag-magic ako. Hindi ko yan, ano eh. So, balik tayo sa... So, yun natin sa mamaya, mabalikan natin yung ano yun, yung napanood nyo na yun, tsaka yung idea ng magic. So, this time, again, ang title natin is Enchantment of Christmas. So, anong sinabing enchantment, enchant, yan po ay, ano, yun sa dictionary, ganyan tayo eh, para kita natin. Pag sinabing enchant, anong sabihin yan? Positive ba yan? Mamaya, titingnan natin yung mga verses. Pero hindi po yan positive. Okay? Again, parang gusto nila positive or kala nila positive, pinapalabas sila positive kasi nakaka-entertain. Ito po sabi dyan, no? To influence by or as by charms and incantation. Alam mo incantation? Incantation. Click natin. Yan. Use of spells and verbal charms. Ano yun? Sa demonyo yan. Spoken or sung as part of the ritual of magic. Okay, kita nyo na. Hindi ko pinaghandaan to. Alam ko lang definition niya. Pero sabi dito, may magic yan. Una, hindi ka naniniwala. Hindi ka naniniwala. Ay! Oo, iniwala na ako. Kaya ka lang, hindi ka bibili. Tapos, gagamit ka ng spell. Or, pag sinabing sung, inaawitan ka, di ba? Ayoko dyan kayo, no? Kay BBM, ayoko dyan. Eh, narinig mo pa ulit-ulit. Ayun ko, nung jingle nila dyan. Ay, catchy yun, ha. Kaya, iboboto mo na. May mga ganon. Iba rin, di mo gusto na ano bang ano. Hindi ko makakalimutan yung enjoy. Ano, enjoy, di ba? This message is brought to you in part by joy. Kasi Christian yung ano, ginamit nilang ano eh. Yung inaawit sa Sunday school yun, yung mga bata. Kinakanta rin ni Ma'am eh. Pero hindi kami joy. Generic lang ang dishwashing namin. Sabi doon, so gusto mo namin bumili, di ba? Yun ang ibig sabihin, incantation. Para kang niloloko, pero subtle lang. Ibig sabihin, hindi malam na niloloko ka, pero, ay, bili na nga akong joy. Kasi, nasayaw-sayaw si Michael B doon. Tama ba? Michael B, di ba? Kaya natalo nila yung action eh. Dati yung number one eh. Okay. So, mamaya tayo punta dyan. So, define enchant. Ano, naalala nyo? Para kang minamagic. Para kang ina-spell. Abracadabra. Mataba na si Chelsea. Boom! Diba? Yeah? Kaya ano pa? Si Jana. Nung wala pa sila, si Jana lagi ano natin eh. Si Esi naman, abracadabra! Boom! Natangad na, di ba? Yung mga ganon. Hindi ko pa nga pinakita lahat eh. Yung iba dyan talaga mamangha ka. Yung hinahati yung katawan. Yung pala, dalawang tao pala yun. Tapos yung lumulutang. May makinarya yun. Tapos puro salamin. So, nung panluloko po, sinong gustong maging magaling manluloko? Sana wala sa atin. Mga gano'n, hindi, gumagalaw yung ba, di ba? Nakatago pala, ang liliit ng mga babae, kaya mga babae talagang ano eh. Yan ang di ko pinakita kasi nga. Yung mamangha kang, galing naman ito. Sino ba itong uso ngayon? David something, Blaine ba yun? Yan, ang panahon na ngayon, di. David Copperfield, nako. Nasa Itbulaga, hindi ko makakalimutan, mayroon sila naging ano niyan, di ba? Maglolokohan lang po sila. Kesyo, oh, mamili ka ng salita dyan. Kakuntsaba na yun eh. Ginagawa rin namin yun. Gusto gawin natin ngayon? Sino nakakalam ng game? Game ka na daw. Alam mo yun, bad? Hindi nyo alam? Patay tayo. Wala akong kakuntsaba. Ha? Abad, tatuturo ko sa'yo, bad. Halika. Alisin ko na yung mic. Halika. Parang maano itong mga to. Okay, ganda ba ito? Pag sinabi kong game ito, pag ito game na raw. Okay? Game na raw. Okay. So, sige. O, ganito, gagawin natin ha. Magic tayo, magic. Uhulaan ko.
Sinong gusto mag-participate? Si Rain. Ako ulit to eh. Essie, sinong gusto mag-participate? Yung gusto ko ganyan ha. Ikaw, Salin, gusto mo? Sino? Bilis! Na, dito ka. Sino? Hilap sa atin. No? Lahat tayo mahihain eh. Ikaw na lang, ano? Neil, ikaw, gusto mo? Nakamask ka pa eh. Ikaw na lang, Pame. Gusto ko ganun. Ikaw na lang, Bad. Matagal tayo eh. Ganun, Bad, ha? Ito ka, Bad. Manguhula po ngayon. Magaling ako eh. So, ganito po gagawin natin, ha? Si Brother James, pipili siya dito, ha? Kung ito, ito, o ito. Okay? So, hindi ko kita yan. So, may mili lang siya, tapos tatawagin ako ni Bad. Tapos, malalaman ko kung anong pinili niya. Sige, Bad. Usap na kayo. Hindi ko kita, ha? Okay. So, nakita nyo ba? Nakita nyo? Nakita ko ba yung pinili ni Bad? Oh, pero alam ko. Ito ba? Hindi. Oh, hindi marunong si Bad eh. Okay, sige. Puna kayo. Bagay, mabilisan kasi. So, ganito kasi yung Bad ha. Next time, pahiya tayo online. Hindi. So, ganito yan. Pag sinabi ni Bad, kasi kakuntsaba ko siya, pag sinabing, pag ito pinili, sasabihin niya, game. Alam ko na, di ba? Kahit di ko nakita, may, ang tawag doon? May hint na ako sa kanya. Paano nalaman yun? Pag ito game na raw, oh, yan, alam niyo na tuloy. Di ba? Game na raw, oh, sige. Ano nalaman? Kakuntsaba pala yun eh. Andan niyo po yan, walang magic, lahat yan, daya. Amen? Ngayon, iba yung power. Yun ang pag-usapan natin sa bandang huli ng message. So, yan. So, spells. So, totoo ba yung spells? Yung pinapaamoy ka, kung ano man yung, ano yung sa ano? Gayuma. Pinapakain ka. Naitindihan niyo ba, mga bata? Isa sa synonym niya, nabanggit na kanina, di ba? Bewitch. Pero tingnan mo natin yung mga enchant natin na verses. Konti lang naman po ito. Isang page lang. Iwasan ko na lang yung ating yung binasa natin kanina sa Exodus 7 tsaka 8, chapter 7 and 8. Ano sabi doon? Yung mga magician daw ay alam niyo yung kwento ba na ng background pala nun is diba si Moses ay inutusan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos nasa kanya. So, imposibleng gumawa ka ng ahas. So, magita lang ng ano, di ba? Isang tungkod. Hindi ko gagawin yun. Hindi ko kaya. Pero kung binigay sa akin ng Diyos yun, kakayanin ko yun, di ba? Kaya ang sabi doon, the magicians of Egypt did so with their enchantment. So, ginaya nila, nagaya. Pero nakita natin enchantment, hindi yun totoo. Okay, so good. Nag-appear lang na parang, alam mo na, ahas or may sinulpot yung ahas. Uy, yung maling ahas to. Diba? So, ginawa rin nila, pero pandaraya. Okay, may kinalaman to sa ating message. Sa Exodus 8, ganun din po yung, malala niyo yung kanina, yung dugo. Naging dugo yung mga tubig. Okay? At yung mga lice, and then yung frogs. So, paano yun? Mahirap yun. Di na madali, di ba? So, paano sila gagawa? Paano magiging mahirap yung frog? Yan, dyan na nga yung frog. Diba? Nauna na yung tunay, si Moses. Uy, may frogs. Gagayahin natin yan. Gagayahin ng frog. Diba? So, dito tayo sa Leviticus. Pakita natin. Punta natin verse. Sabi dito, Leviticus 19, verse 26. Pakita ko yung mga bariya. Kunin ko yan. Lagay nyo dun yung bariya nyo. Gusto nyo. Offering. Okay, ready? Pakibasa po, go. You shall not eat anything with the blood, neither shall ye use enchantment, nor observe signs. Higit na nga dito, bud. Yan. Bem, doon ka. Doon ka. Uy, most behave.
Okay. So, may napansin kayo, anong ginangyari dito? Marami sa Leviticus, mga commandments, di ba? Huwag nyo gagawin to, huwag nyo gagawin to, ito gawin nyo. Especially, huwag nyo gagawin. So, isa dyan yung kumain ng dugo sa time nila, yan ang kanilang commandment. Sabi dito, huwag din kayong magagamit ng enchantment, mga magic-magic, manluloko yan eh. Nor observe times. Pansinin nyo yan, times na yan, kasi mamaya, papasok din tayo dyan. Ano yung observe times? Ito yung mga ginagawa nitong mga magician din, tsaka yung mga kung ano, ay, bilog ang buwan ngayon, may lalabas na ano, multo or something. Diba? Ganyan yung mga yan eh. Ano pa? Umuulan, tapos umaaraw, may kinakasal na tikbalang yan. Una, walang kinalaki tikbalang doon. Pangalawa, alam natin science yan, diba? Medyo hati lang eh, umaaraw, tapos medyo... Pero ang ano-ano papasok. Ano pa? Yan nga. Ayan, pag ano, pag maraming ano, ganyan. Ano, mga pamahiin nila. So, basta tingnan nyo lang dito, yung enchantments, pinagbabawal, huwag yung gagawin at medyo kadikit yung observation ng times. Ibig sabihin, kung ano-ano yung mga, ay, ano ngayon, ganito ang season, ganito ang buwan, ganito ang araw, ganito ang year of the, kung ano man yan. Okay. Ano bang gusto ko? Ito may positive dito pero... Okay, banggitin natin yung positive. Numbers 23. So, sagat yung numbers sa 23 kay Balaam. Okay, kilala si Balaam. Nagsalita yung kanyang aso. Aso. Asno. Okay, sabi dito, surely there is no enchantment against Jacob, neither is there divination against Israel, according to this time, it shall be said of Jacob and Israel, what God hath wrought. So, ang background nito is, sinusumpa sila. Gusto silang isumpa ng kalaban nila, sabi nung ni Balaam, di niya kaya, ayaw ng Diyos. Okay? So, dinidefine lang natin enchantment, ibig sabihin nito, gusto lang i-magic. Okay, malakas kayo, gusto ko yung boom! Sihina kayo as an army. Pwede ba yon? Hindi pwede yon. Gagamit man sila enchantment, magic yun, hindi yun tunay, di ba? Magic, may mga konting... At bigyan na sa inyo yung context din, bandang huli nang hina yung Israel, iba ginamit sa kanila. At may kinalaman din na naman sa message natin yan, mga babae ginamit sa kanila. So yung mga lalaki, malakas yan, di ba? Eh, banal sila. Okay? Matapang sila. Bandang huli, may mga ganda pala dun sa... ano ba yung kalaban nila dito tuloy? Nakalimutan ko tuloy. Mahuwa ba is ba to? Yan. Mawab. Ano naman yan? Nakalimutan. Mawab. Okay, so kalaban nila yon. Gusto nilang sirain, pahinain. Anong ginawa niya? Ginawa nila, gusto lang sumpain. Okay, Moabites. So, paano mapahinain ng lalaki malakas? Ha? Malakas, matalino. Paano matatalunin nyo? Nalala mo si Samson? Lakas to ni. Ginamit, babae. So, ganun ang ginamit. Sinumpa sila ng Diyos, hindi sila dapat susumpa, pero gumawa sila ng ayaw ng Diyos. Umatol sila kung sino-sinong babae. Bandang huli, nanghina sila. Ang daming namatay sa kanila. And then, kaya gusto ko sabihin dito, wala daw enchantment against Jacob. Dapat. So, pero nagkaroon nga kasi dinaya sila. Amen? Dito tayo sa Deuteronomy. Hindi ko na binasa iba. Pero naintindihan yung enchantments? There shall not be found among you anyone that make his son or his daughter to pass through the fire. Ibig sabihin nung papatayin, ina-abort. Sa panahon natin ngayon, abortion ngayon sa kanila, wala naman silang abortion na technology. Pero paglabas, ayaw na nila. Kunwari, si Charmaine, anak ko, si Charmaine. Ay, nagkaanak ulit ako, Charlene. Magkamukha naman eh, patayin ko na lang isa. Mga loko-loko yun, di ba? Napatayin nila yung anak nila. Pero nangyayari po yun. Mali yun. Kaya galit ang Diyos doon. Kaya sabi, walang gagawa yun sa inyo, ha? Tapos binasok na yun sa tanong, or divination. So, wag din kayong divination, nabanggit kanina, di ba? Observer of times. Pansin nyo yan?
Ay, ganyan-ganyan, pag-araw na ganyan, ganyan-yan. An enchanter or a witch. Nakikita niyo yung tinutukoy dito, mga sa demonyo yan. Ang mga witch sa kanila, mga wizard pinapatay. Para mga bakla din. Galitan Diyos doon. So kayo, manonood pa ba kayo ng ano? Ay, nanonood lang naman. At least alam nyo na masama yun. Amen? Mga witch-witch. Next. Kasi pareho din yan sa, masahin natin natin, 2 Kings. 2 Kings, ito na yung time na malaya na sila. Nasa promised land din sila, pero nahati na sila. Okay? So, asa ba yung 2 Kings? Ito. Pakibasa kayo naman po. Ready, go. And they caused their sons and their daughters to pass under the fire and used divination and enchantments and sold themselves to do evil in the sight of the Lord to provoke Him to anger. Ano napansin nyo? Kung ano sinabi, huwag nyong gagawin, ginawa nila. Sino yan? Israel po yan. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila. Pero gusto ko lang bigyan ng pansin, no? Pansinin nyo na galit ang Diyos doon, inuulit pa eh. Sinabi na sa lawan yung gagawin yan, yung mismo ang ginawa nila. Kaya ito, ako pag nakikinig ko kayo dito, nakikita ko kayo, sorry. Kung sino yung nakikinig dito, nakinig nyo na, masama, gagawin nyo pa, may mga ganun sa church. Siguro, mga ewan ko, mga reprobate. Sana walang gano'n sa inyo. Pero ginagawa po yan. Kung ano yung sinabi sa kanila, galit sila sa Diyos, gagawin nila yung ayaw ng Diyos. Ganun po yan. Kaya tayo, gagawin ba rin natin yun? Mamaya, papasok yung Pasko nila dito. Okay? Kaya sabi dyan, kung ano yung sinabi, oh, wag fast to the fire, wag niyong i-abort, wag niyong papatay ng anak niyo, use divination, enchantment, basa lang natin. Sold themselves, ito yung bago dito. So, equivalent pala yon yung mga ginawa nila, sold themselves to do evil in the sight of the Lord. Ano yung sabihin nun? Pag sinabing sold, para ikaw yung kumita, di ba? So, kaya ang ginagawa ng ibang mga magulang ngayon, even mga kunwaring lingkod ng Diyos, anong gagawin nila sa mga bata? Tutuluan nila ng kalokohan para kumita sila. Ngayon, nabanggit natin dati yung mga, kaya ano nga, kay Big Soto tuloy, naalala ko naman, di ba? Yung interview nila yung mga bata, sinutuluan magsinungaling. Maglandi-landi, di ba? Bandang huli, di ba? Yun. Alam na natin, ginawa ni Big Soto, di ba? Inasawa niya na yung Little Miss Philippines. Hindi niyo na alam yun, eh. Alam niyo ba yun? Kasi lahat na napanood na yun. Kasi yung mga bata sa amin, kahit sa church, kaya tinitira ni Pastor yun, eh. Bino, baptist kayo, tapos sasama kayo sa Itbulaga. Tapos tutuluan niya yung mga batang babae magsayaw. Mga lalaki, batang lalaki, magsinungaling, magyabang, di ba? Ganun yun eh. Ano may mga yan? Little Miss, that's my boy. Payabangan yun. Eh, lalo sa babae, di ba? Nakaka... So, galit ang Diyos dyan. Okay, nakuha niyo yung ano, yung ating train of thought. 21 naman. Chapter 6, verse 6, sabi dito, kayo ulit, no? Ready, go! And he made his son pass through the fire, and observed times, and used enchantments, and dealt with familiar spirits and witches. He wrought much wickedness in the sight of the Lord to provoke him to anger. Parehong-pareho. Ito pa yung isang pareho, 2 Chronicles. Parallel po kasi yun, no? 2 Chronicles, para bumaon lang sa atin. Ayaw ng Diyos ng enchantments. Ayaw niya ng magic. Ayaw niya ng panluloko, kademonyohan. Tinatapat niya yun sa mga wickedness na ginagawa ng mga witch. Amen. Ako naman, and it causes children to pass through the fire. Pareho, in the valley of the son of Hinnom. Also, observe times. Use enchantments. Witchcraft. Familiar spirit. Wizard. Much evil. Provoked him to anger. So, galit lang Diyos sa mga wizard, mga witch, sa enchantments. Galit ba ang Diyos sa mga to? Eh, galit na galit. Isaiah 47. Kayo ulit, no?
Ready, go. But these two things shall come to me in the moment in one day, the loss of children and with no good. These shall come upon me in their perfection for the multitude of thy sorceries and for the great abundance of thine. Okay, so sumpa po to, sumpa. Ito yung mangyayari daw dahil kayo, ang dami niyong sorcery, again and sorcery, mangukulam din yan. And napakarami enchantments. So, mabuti ba enchantments? Sinumpa sila eh. Dahil doon, ano yung sabi? Moment in one day, loss of children. Maganda ba yung mawala yung anak nyo? So, negative po yun. Yun yung sumpa sa kanila dahil daw sila ay wicked and enchant sorcery. Sinumpa sila at mamatay yung mga anak nila. Gusto nyo ba yun? Tapusin na natin to. Okay, so kaya babalik tayo doon sa ating text. Sabi po doon si Jeremiah 27. So, hindi ko pa nga na to iba eh. So, punta muna tayo sa mga at least nakita nyo enchantments, galitan Diyos doon, kasalanan yun. Okay? Tingnan natin pala yung New Testament, no? Yung ang Galatians, very sikat to. May basa, ready, go. O foolish Galatians, who have bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you. Okay, kumatid kayo ng Friday online na Bible study, natakil po natin ito. Ganito po nangyari dito, mabilis lang. So, si Paul ay tinuruan niya siyempre na maayos yung mga taga-Galatians, among many others. So, ang kaligtasan sa pamamagitan lang ng Panginoon, manampalataya ka lang. Kasi may mga pumapasok na false teaching. Kasi sabi niya dito, naloko na kayo. Sino nang loko sa inyo? Ito yung katotohanan, hindi niyo sinunod. Sino ba ang, ano yung sinabing word dyan, bewitch? Niloko kayo. Tinuruan ng tama, tapos may sinabi lang, eh, pangalan ni Jesus, Yahuwa. Oh, mas magaling ka pala. Naloko sila. So kaya ako yun ang lahat ng mensahe natin pinag-aaralan dito, programa natin, naka-gear towards para kayo matuto at hindi maloko. So mag-pay attention kayo kasi yung base nyo, pag andito nga kayo, hindi naman kayo nakikinig, hindi nyo iniintindi yung sinasabi dito, madali kayong masita, masila. Naintindihan nyo ba yun? Tinuruan ko rin ng tama. Maganda sa church namin, may usok, na-bewitch ka. Ganda nun. Tapos iba dito, magpakanta ka dito, konti lang yung tao dito, maraming tao. Ha, dito ka na. Ang dami nasisila ng kaway ng ganun lang, na bewitch lang sila. Ginamita ng konting magic or panghahalina na kung ano-anong bagay na wala naman kinalaman sa katotohanan. Okay? So kaya galit na galit si Paul dito. Naroon namin yung saan eh. Online namin. Kaya tinawag niya, mga loko-loko ba kayo? Ang ganda ng turo ko sa inyo, linaw eh. Tapos ngayon, yan, papasok yung Christmas dyan. Naniwala kayo, alam niyo ba na bawal yung Christmas dati sa US? Hindi niyo alam yan, di ba? Pinagbawal yan, alam nila pagano yan ngayon. Mga Amerikano, kahit yung mga kilala natin, ano, mga strong Christian to. Pero dito dahil, uy, masaya yan, kakain tayo, bibigay tayong regalo, Christmas carol. Eh, Jesus naman daw. Sige, Christmas na tayo. Merry Christmas. Anong hindi ka na Christmas? So, last time, inano ko si Uncle Scrooge. Hindi ko pa nga na ano dito eh. Alam niyo, Uncle Scrooge. Hindi kayo nagre-review ng ano. Dati nagre-review kami ng mga book. Napakasikat niyang Christmas carol. Ni Charles Dickens na tayo. Sino man yun. Otol niyan. Yan ang kwento nun. Sinabihin ko na lang kasi sinabi ko rin dati to. Kinuwento ko yan. Pag binasa mo yung libro, ang kalaban doon si Uncle Scrooge na ayaw sa Christmas. At mayroong si Tim ata yun. Eh siya parang namatay. Anong ganun? Hindi ko maalala eh. Bandang huli, oh, naniwala na ako sa Christmas. Walang Bible doon. Puro pangluloko lang. At sinapelikula pa yan. Minsan panoorin nyo. Huwag mo niyang gastusan. Kaya makikita niyo yung pangluloko nila. Pag hindi ka Christmas, kalabang ka.
Uncle Scrooge ka. Pag sinabi Uncle Scrooge, ang depiction dun, talaga nakaganyan lagi. Grumpy, ang tawag dun, di ba? Alam niyo yung grumpy cat na meme? Pag galit ka sa Christmas, ganun ka. Kaling ng ano nito mga to eh. Walang yari eh. So, kaya dito, galit na galit si Paul. Ang ganda ng turo ko sa inyo. Tapos, hindi niyo sinunod yung katotohanan. Sino ba yan? Sino ba yan? Sino nagturo niya? Ngayon, sa mga Baptist, sino nagturo? Hindi ko alam. Pero ang dami na kayo sa Baptist ganun. Merry Christmas! At pag, hindi, pag wala kang Christmas tree, ah, naniniwala kang ano, no? Sa mga fake news. Kilala kami, di ba? Strong Christian yun, pero pinagtanggol nila yung Christmas, Christmas tree. Okay? May Christmas tree ba kayo? Okay, so introduction pa lang po tayo. So, kunin natin yung number one point, okay? So, naintindihan na natin ang magic, may kinalaman sa enchantment, bewitchment. Okay, at ang Christmas, ganun ang ginagawa. Masaya yan. Kaya mag-ano tayo, magbenta na sila ng Christmas tree. Anong binibenta dyan? Yung mga decoration, di ba? Mamahal kaya yan. Mas may pista yan sa bandang, hindi ko alam saan yung, ano nang, Pangasinan ba yung maraming Christmas tree? Hindi ko alam. Pampanga, basta may P, di ba? Lantern, ano nila? Bihira. Kung hindi ka naman Catholic, di ba? Tapos nagbabayad ka ng tax, tapos may buisit ka eh. Pero wala ka na magagawa pag ganun. Ano ba? So again, ha? As introduction pa rin, ano yung mga positive naman sa Christmas? Of course, si Jesus yan. Kahit pa paano, naitataas si Jesus. So tuwa na rin tayo, kaysa naman si Muhammad na pedophile lang itaas, di ba? So okay na rin sa atin si Jesus. Yung sinasakyan niya yung mga yan, iba dahil sa business, iba dahil sa pera, iba dahil sa kung ano man. Kaya gusto natin yung Christmas, in a way kasi si Jesus natataas. In a way. Pero may mga sumingit na enchantment, bewitchment na hindi dapat nating sakyan. Amen? So, okay may magbigayan sana. Eh kaso kahit sa opisina, ano, sapilitan din eh. Ano, para sa inyo, exchange gift, di ba? So, okay, sinasakyan natin yan to some degree, ha? Yung mga bata nga, may mga gift sa atin, di ba? Pero, tingnan natin yung mga kalokohan na pumasok. Okay? So, number one, ang pag-uusapan natin ngayon, tatlo lang po ito, no? Paano tayo ngayon aalis dyan? Yun ang problema. Sa Facebook po, Merry Christmas. Ito, banggitin ko na lang din, ha? Kasi meron akong isang friend sa Facebook na, ano ito, mga strong Christian, maniwala kayo. Pero isa yung bagay na to, ano sila eh, aloof sila eh. Sabi eh, medyo iba-iba kasi yung spectrum yan. Yung iba, galit talaga galit sa Christian. Yung iba naman, talagang kulto, ayaw din sa Christmas. Yung iba, tayo, nasa ano tayo? Gusto natin may taas si Jesus, gusto natin celebrate yung birth, pero hindi December 25. Kasi nabanggit ko sa inyo kanina, oh, nag-pay attention kayo, nag-coincide yan sa pagan celebration ng Saturnalia. Saturn, kilala yung Saturn? Bakit may Saturday tayo? Diyos-diyosa nila yung mga Romans yan. Ginagawa nila, ganyan, gift-giving, tapos nagsasaya-saya, sobrang saya, nagkakaroke, kung may karaoke sila dati, siguro magkakaroke. Ngayon, dati wala pa eh. Basta masaya dapat, tapos kunwari, masaya tayo. Ganun ginagawa nila. Isang linggo yun. Sa atin, parang ganun na rin, di ba? Ano ba ako, nawala ako. So ngayon, paano tayo makakaalis doon? Eh, puro ganun na sila. Ibig sabihin ba, sige, Merry Christmas na rin, kahit Baptist, hindi Merry Christmas na rin tayo. Ganun ba dapat? Napag-aralan na natin, ayaw ng Diyos ng ganun eh. Ng mga enchantments. Ng mga practice, ng times, nakita nyo, observe the times, ha? Pag December 25, talagang biglang, parang nakaiba yan. Dapat lahat masaya. Ha? Hindi ka masaya? Ha? Inipilit ka, tapos ano yung papasok, amen? So again, mas gusto natin yung Christmas kaysa sa Pride Month, pero still, ba't may ganito, may pilitan? Okay?
So kaya paano tayo lalabas dyan? Companies, community, puro ganyan. Paano tayo makakalpas dyan? Kung convinced na tayo na hindi tama yan sa, para sa atin, ha? Yung Christmas na yan. Again, wala tuloy ako sa kaninang train. May isang friend ako, mag-share-share. Siyempre, Christmas, Merry Christmas. Sabi, sa dami nun, siya lang yung pinatulang ko kasi sabi, natawa ako kasi sabi niya, Christmas starts with Christ. Galing, di ba? So, parang sinasabi niya, Kristiyano din ito, Baptist eh. So, dapat si Kristo ang namumuna sa atin, tama naman, di ba? Tinanong ko lang, ano yung mas? But Christmas. Sige nga, sino nakakalam? Ano yung mas? Catholic po yun, Eucharist. Alam nila yun, kaya bulilak ako. So, panira ka naman eh. Kasi pag sinagot niya yun, alam na. Eh bakit niya celebrate yung Catholic Pagan Mass na yan? Hindi niyo ba yung Misa? Di, Catholic tayo dati, alam natin yung Misa. Importante, importante yan. Tinuturo sa atin yan dati. Holy Eucharist. So bakit nagkaroon ng Christmas? Kasi ang Catholic ang nag-institute niyan. Kino-inside sa mga pagan celebration at the same time. Ng December 17 yan hanggang January 2. Ganyan yan eh. So, para hindi mawala yung iba, kasi napag-aralan natin sa ating church history seminar, para hindi maaluf yung ibang, Christian naman yan, gagawa din tayo ng Saturnalia. Anong ginagawa ng mga pagano, gagawin din natin. Di at home na sila ngayon. Wala na magreklamo. Amen? Pwede yung mga totoong Christian, yun ang magreklamo. At yung mga hindi pa na-brainwash. Kahit mga totoong Christian, na-brainwash na rin. Amen? To some degree. Okay, so, naintindihan nyo ba yun? Mas, ba't mo sasakyan yung Christmas? Kung sa Catholic yan, na alam natin na the mother of harlots. Amen? Oh, tapos nung ano, kaya nagtatanong siguro yung mga bata dito, may simba ba tayo, pastor? Sabado, wala. Kasi yung Catholic meron, yan, pag 25. Diba? Mas masaya pala sila eh. Alisin nyo yan! Sa inyo, yung pagka natin ngayong maga at saka hapon. Okay, paano natin mawawala yun ang saya nun eh? Simbang gabi, puto bongbong. Kinalaman na sa Bible. Ano pang masaya dyan? Kaya yun, ito may kilala akong talagang strong Christian ha. Pero Pasko sila talagang ano, talagang decoration, Merry Christmas. At galit sila sa'yo pag di ka nag-Merry Christmas. Kasi na-brainwash, amen? So, paano kung maaalisin yung sistema mo ngayon? Eh, kahit saan, nandyan yan. So, meron lang tayong tatlong points, okay? So, mamaya na yung dalawa po. So, ngayon, bilisan lang natin number one. Anong gamot sa kasinungalingan? Kasi sabi dito sa... Ito, di ba? Should that obey the truth? Alam mo na yung katotohanan, hindi mo pa sinunod. Bakit? Pumasok yung kasinungalingan. So, ano ngayon ang gamot sa kasinungalingan? Katotohanan. Kaya yung iba po, kaya blin ako ni kung sino man yun. Hindi na sabihin sino. Amerikano po. Kasi ayaw nyo ng pag-usapan. Kasi malalaman ng tao yung katotohanan. Eh bakit nga ba tayo pinag-uusapan ng Pasko? Ba't nakikimerry Christmas tayo kung sa Catholic pala yan? Eh mga Baptist talagang against yan sa Catholic. Institution ha, hindi siya tao. Sa leadership. Okay? Eh sabi dyan, ito muna tayo sa 6. Again, sorry, hindi ko pa nabigay yung context ng Jeremiah naman. So sa Jeremiah naman, ang context naman nito, anong nangyari? So tapos na si Moses, tapos na si David, Solomon, yung maayos na kingdom, nahati na. So sasakupin na ngayon yung, sasakupin na sila kasi, di ba nakita nyo kanina, mga enchantment, sorceries, paparusahan na sila ng Diyos ngayon. So paano pinaparusahan ng Diyos yung mga kingdom dati? Sinasako, pinahayaan ng Diyos, nasakupin sila. Katulad nito, matibay sila eh. Pero sabi ng Diyos, dahil loko-loko talaga kayo, paulit-ulit, ilang century na, masasakop na kayo. Kaya ngayon ito, si Jeremiah, tunay na lingkod ng Diyos, ano sabi sa kanila? Ito sinabi ng Diyos, pag hindi kayo tumigil dyan, sasakupin kayo. So ganun din, i-apply nyo sa buhay nyo ito. Dito ngayon, hindi ka nagtino. Ano sa palagay nyo yung susunod sa buhay mo? Blessing? Sumpayan, darating yung trouble sa'yo. Okay? Kaya ang trouble sa kanila, sasakupin sila. Yun ang pinipisit Jeremiah, Isaiah,
At kung sino-sino pa ang si Ezekiel, yun ang pinipress ng magdarating yan. Yung iba naniniwala, karamihan hindi. Kaya sabi, sabi dito, "Now I have given all these lands into the hand of Nebuchadnezzar, the king of Babylon." So, hindi pa sila nasakop, pero sinasabi ng Diyos, masasakop na kayo. Binigay ko na sa kanya yan. My servant. Ano sabihin ng my servant? So, lingkod ba ng Diyos si Nebuchadnezzar? Yung sinabi dito eh. Importante po ito. Kaya number one, realize the truths. Ano ba yung totoo? Ito yung sinabi ng Diyos eh. Kahit ayaw mo paniwalaan yan, yun ang mangyayari. Okay? So, ganun tayo sa Christmas. Pasok natin yung Christmas. Pag-aralan natin, galit ang Diyos dyan. Kahit pa masaya ka dyan, masaya pamilya mo, masaya barkada mo, masaya kumpanya nyo dyan. Ano ba totoo? Diba, ang totoo sa kanila dito, ayaw nilang paggusto, ayaw nilang isipin yan, masakop sila eh. Eh, yun yan totoo eh, paano? Hindi mo tatanggapin yung totoo? Sumaka kasama sa iyo pag hindi mo tinanggap yung totoo. Kaya sabi nito, number one, realize the truth ng number dito sa chapter, sa verses natin, ang makikita natin katotohanan, binigay na sila sa kalaban, and all nations shall serve him, and his son, and his son's son, until very time this land come, and many nation, great king shall serve themselves of him. For example, ganito ang prophecy. Mga loko-loko, mga Amerikano, masasakop po yun ng China. Ngayon, malabo pa yun. Pero pag gano'n na sinabi ng Diyos, mangyayari yun. Amen? Amen? Kahit hindi mo gustong tanggapin yun, mangyayari yun. So, anong gagawin natin natin, mga lingkod ng Diyos? By the way, ito ba tayo sa 8? Ganun din yung sinabi dito. Masasakop kayo, and they will not put their neck under the yoke of the king of Babylon. That nation will I punish. Pag hindi ka sumilalim, pag hindi ka sumunod sa Diyos, ang gusto ng Diyos, masailalim, masakop na kayo. At pag nasakop na kayo, anong gagawin mo? May magpapayang ka na lang? Paano yung mga anak mo? At this point, sinasabi, kaya mahirap pakinggan to eh. Ang sinasabi ng Diyos sa kanila, magpasailalim na kayo. Ang hirap nun. Pag ikaw yung hari ko, yung prince, mayabang ka, kaya natin to. Kahit sinabi ng Diyos, hindi mo kaya nga yan eh. So, dapat mong gawin, magpailalim ka na. So, sa panahon natin ngayon, mga Kristiyano ngayon, underdog tayo. Amen? Nakapapansin nyo ba yun? Gumagawa tayo ng mabuti, tapos, oh, bawal yan. So, anong gagawin mo? May pagpapayang ka na? Anong gagawin natin? Nagpa-under lang tayo. Amen? Hindi sa lahat ng bagay, ha? Kung naalala nyo ating preaching sa March 2020. Okay? Higher powers, di ba? So, medyo nabanggit natin dito yun. So, mag-a-under ka sa kanila dahil nagpapa-under ka sa Diyos. Pag nakita mo talagang, hinayaan tayo ng Diyos, masakop ng China, kunwari, alalahanin mo na parusa sa atin yun, magpa-under ka na lang. Amen? Ganun yung mga bata, ako na, pinalo kayo. Sakit. Lalabanan ko yung tatay ko dahil pinalo ako. Tama ba yun? Lalo akong mapapasama. Magpa-under ka, mali ka eh. So sige po, susunod na lang ako dahil yun din ang sabi ng Diyos. Amen? So sa panahon na to, ganun ang utos sa kanila. Huwag na kayong mag-resist, mamamatay lang kayo. Kaya ang hirap tanggapin nun, pero number one natin, realize the truth. Pag ginawa, ang sinabi ng Diyos, parusa yan, tanggapin nyo na lang. Okay? At sabi dito, pag mali ang decision mo, mapapahama ka. So pasok natin yung Christmas ngayon. Ano mangyayari pag ginawa natin yan? Ang hirap, pastor, eh. Lahat sila eh. Barkada, tropa, lahat. Christmas, tapos ako, ano. Ganyan lang ako, wala akong gagawin. Hindi naman, di ba, pwede mo tayo magsayang, puri sa Diyos, gawin natin dapat anong gawin. Di ba, sila, nagpapakasaya, tayo nag soul winning. May konting ano rin, di ba, gala din, tsaka saya. Yung sabi ko, hindi mo kailangan maging grumpy. Grumpy cat. Kaya maging Uncle Scrooge. Pero pwede mong i-resist. Amen? Mamaya punta tayo mga hapon doon. I-resist mo yung kasinungalingan. Expose mo. Hindi kami nag-Christmas kasi. Ano yan eh? Christmas yan eh. Kagagalitan ka niyan. Pero anong gagawin mo? Ano ba totoo? Okay, tatapusin ko na lang dito yung yun yung kaibigan natin sa US ng mga magandang church to. Pero pinagtanggol nila Christmas. Hindi pinakinggan ko. Kasi baka tama sila, mali tayo, di ba?
So bakit daw hindi ano yung Christmas tree at ang Christmas ay hindi pagano? Kahit contrary to the evidence. Kasi sabi nila, eh hindi ko naman ginawa yan kasi sinasamba ko yung Christmas tree, hindi naman eh. Eh kaso doon nag-impisa yan eh. Christmas, nag-impisa sa Catholic. Hindi, hindi naman ako Catholic eh. Tama bang rason yun? Dumidikit ka rin doon eh. At sabi pa nila, eh December 25, maaaring hindi, maaaring oo. Ang sagot ko naman doon nga, yung Christmas time, kung naalala nyo, di ba? Ano nangyari sa mga in-announce yung birth of Jesus? Kanino? Bukod sa mga ibang tao, dun sa mga shepherds, di ba? Gabi yun. Gabi na, nasa labas pa sila. Sa palagay nyo, posible yun. Ha? Kahit ngayon ng Israel, nag-yayelo po yan ng ganitong panahon. Tapos may ship ka, nasa field pa kayo ng gabi. Patay kayo nun, sa lamig. So kaya, naiintindihan ko, hindi natin alam kung galang exactly sinabi ko na, kung kailan na pinanganak si Jesus, silent yung Bible, dapat silent din tayo. Tama? Hindi December 25, Merry Christmas. December 26, hindi na. Celebrate natin, Panginoon. Mag-soul winning tayo every opportunity that we have. Amen? Amen. Matutuwa pa siya. Yung sinasabi ko dito. Kaya, again, nakakalungkot yun. Binanggit, pinakinggan ko lahat ng dahilan nila. Sablay eh. Ang galing nila sa Bible sa ibang bagay. Pero sa Christmas, bakit kaya sablay sila? Alala niyo lalaki? Enchantment. Na brainwash. Galing mo sa Bible, ha? Ano kayo na ng mga babae? Shopping. Ano ba? Gagamitan tayo ng ano yan, lahat. Amen? Ng enchantment. Kaya mamayang hapon po, gera na to. Rally natin, ha? Basta introduction, alam nyo, masama enchantment, bewitchment, Christmas, mass, okay, galit ang Diyos, mga witch, pinapatayan, okay, again, yung ibang may positive sa Christmas, maintain natin yun. Huwag nating Merry Christmas. Hoy, sa demonyo yan! Huwag mo naman ganun eh. Kaya iba dyan, di ko na pinapatulang kasi nga, pero pag may pagkakataon, kaya tinanong ko lang naman eh. Merry Christmas! Alam nyo ba, Christ, ang Christmas, nag-upasa sa Christ, okay yun, ano yung mas? Black! Di ba? Pag blina ka, alam mo na yun. You have touch a nerve, sabi nga nila. Okay? At yung iba pa po, marami kasi na tayo na-tackle dito. So, bakit mo pinipreach ang baston? Ba't di ka nalang makisawsaw? Lalaman nyo mamaya hapon. Okay, pero ngayon, nagkakaroon lang kayo ng glimpse, di ba? Bakit? Okay, so ayaw natin kasi paloko. Ayaw natin ma-brainwash. Makisawsaw sa ganyan. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat. Naintindihan po namin ngayon na galit po kayo sa mga ganyang bagay. For whatever reason, yung iba naming kaibigan ay na-brainwash din, Panginoon, sa Christmas tree, sa Christmas, December 25, kung ano man yan, Panginoon. I pray na gamitin niyo po yung preaching na ito, Lord, kung sino maikinig. Naintindihan namin na di kami grumpy cat, but kami po ay nag-aaralan ng katotohanan, kalaban ng katotohanan, ng kasinungalingan. So, hindi po namin naikisaud-saud yan, hindi namin yan na pababayaan, na wala man lang kami sasabihin ng posisyon namin dyan. Yung ibang tahimik sa ganitong issue, Panginoon, kulad sa maraming issue, but kami po, Panginoon, sa inyong biyaya, ay malinaw naman po sa inyong salita. Hindi masyadong malinaw, aralin namin, tulungan niyo po kami, Lord, para kami po ay patuloy na susunod sa inyo, Panginoon, sa lahat ng bagay na kaya namin na binibigyan ng opportunity, Panginoon. So, kailangan po malalati, matuloy namin ganyan mamayang hapon, Panginoon, basbasan niyo naman kakainin. Ay, salamat sa fellowship, blessing, Panginoon, napakarami. At ang kapanganakan ng yung anak, Panginoon, ay sineselebrate din namin, Panginoon, but in such a way na nakaka-please sa kanya, Panginoon, soul winning and fellowship, Panginoon, discipleship. Hindi po kami OA sa mga bagay na ito, Lord, dahil ito po ay part of our life na, Panginoon. Sabi malalati, in Jesus' name we pray.